Tinawag silang ahas, traidor, mang-aagaw, kabit, o third party. Sila ang mga babaeng lumabas na kontrabida sa mga kontrobersyal na breakup ng mga magnobyo't nobya sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents mga aktres sa showbiz na inakusahan na nang-agaw ng boyfriend ng iba. Heaven Perelejo. Nadawit noon si Heaven sa breakup ni Kiko Estrada at Devon Ceron. Sa kanyang Instagram stories, pinalaga ni Heaven ang akusasyong siya ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Pahayag ng 21 years old na si Heaven na madali lang daw naman ang iugnay siya sa mga aktor na kaeksena niya. At the end of the day ay wala naman silang ugnayan kundi bilang mga co-actors na magkatrabaho lamang. Sa Magandang Buhay episode, kinumpirma ni Kiko Estrada na single na siya ng mga panahon na yon. Ibig sabihin, hiwalay na talaga sila ng ex-girlfriend niyang si Devon Ceron. Maraming pagkakataon na nakitang magkasama sina Heaven at Kiko. At noong August 13, 2021, kinumpirma nina Heaven at Kiko na magkasintahan na sila. Ito ay makalipas ang 5 buwan mula nang pumutok ang kontrobersyal na hiwalayan ni Kiko at ang nobya niyang si Devon Ceron. Meryl Soriano. Nang maghiwalay ang vlogger na si Chris Shaoy at ang aktor na si Joe M. Bascon, pagkatapos ng 8 taong pagsasama, nadawit ang pangalan ni Meryl. Mariin namang itinanggi ni Joe M. na may third party sa hiwalayan nila. Nung hindi pa nakumpirma ang breakup ni Joe M. at ang girlfriend niya, kumalat na ang chismis na nagkabalikan sila ni Meryl. Pero itinanggi ito ni Joe M. Umugong ang balitang muling nagkamabutihan sina Joe M. at Meryl na noon ay magkasama sa teleserye na Starla. At noong January 1, 2021, kinumpirma ni Meryl Soriano na nagkabalikan sila ng dating boyfriend na si Joe M. Bascon. Julia Barreto. Sa Instagram ni Bea Alonzo noong July 2019 ay nag-share siya na may pinagdadaanan silang problema ng boyfriend niyang si Gerald Anderson. Agaw pansin ang pag-react ni Bea sa mga litrato kung saan namataang magkasama sila Gerald at Julia sa birthday party ng kaibigan nilang si Raver Cruz. Noong July 26, 2019 ay kinumpirma ni Bea na hiwalay na sila ni Gerald. Pero ayon rin kay Bea ay wala silang formal breakup at bigla na lang daw na hindi nakipag-usap sa kanya si Gerald. At lumabas ang mga espekulasyon na may ugnayan sina Gerald at Julia. At dahil sa mga backdrop ng Instagram post nila Julia at ni Gerald noon, usap-usapan na parati silang magkasama. At noong ang March 2021, kinumpirma na rin sa wakas ni Gerald na si Julia Barreto ang nagpapasaya sa kanyang puso. Isa Pressman. Nadamay ang pangalan ni Isa sa James Reid na din loosely split bilang ang third party daw. Makalipas ang 3 araw mula nang mag-trend sa Twitter ang pangalan nilang tatlo dahil sa issue sa Instagram, nagsalita si Isa upang tapusin ang espekulasyon at sinabi niya na maja-judge pa rin naman siya kung anong sasabihin niya. Kumalat noon sa social media ang video ng isang party sa Boracay na dinaluhan ng grupo nina James, Nadine at Isa. Di o mano, makikita raw doon na lihim na nag-holding hands sina James at Isa kapag hindi nakaharap sina Dean. Tinuldukan ni Isa ang issue na ito. Kahit hindi binanggit ni Isa ang mga pangalan nina James at Nadine sa kanyang post, upang ipakita na hindi si Isa ang third party, inihayag ni Nadine ang pagmamahal niya sa kapatid ni Isa na si Yasi at kay Isa na din na parehong malapit sa kanya. Pati si James ay humingi rin ng dispensa sa pagkakadawit ni Isa at Yasi sa issue. Andrea Torres. Si Derek Ramsey at Joanne Villablanca ay naging magkarelasyon sa loob ng 6 na taon. Noong June 2019, kinumpirma nila ang kanilang breakup at si Joanne ay may intriguing post na lumabas na tila para sa kanyang ex-boyfriend. May mga espekulasyon na lumabas na isang third party ang rason sa kanilang breakup at ito raw ay si Andrea Torres. Noong mga panahon na yon ay hindi pa magkarelasyon sina Andrea at Derek at magkatrabaho pa lang. Ayon kay Andrea, masaya siya noon na dinepensahan siya ni Derek. Sa huli ay naging magkarelasyon sina Derek at Andrea. Nang hiningian noon si Joanne upang mag-react sa confirmed relationship nina Andrea at Derek, noong September 2019, sinabi ni Joanne na masaya siya para sa kanila. Jessie Mendiola. Noong 2016 ay naghiwalay ulit
sila Luis Manzano at Angel Oxin. Hindi man kinumpirma ng dalawa kung ano ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan, ang napabalita daw na dahilan ay si Jessie Mindiola. Pero pinabulaanan ito ni Luis. Ayon sa kanya, walang overlapping na naganap sa relasyon niya kay Angel at kay Jessie. Hindi direktang nagbigay ng komento si Angel tungkol sa pagkakadawit ni Jessie sa hiwalayan nila ni Luis. Nagkatrabaho pa noon si Angel at Luis sa Pilipinas Got Talent pagkatapos ng kanilang breakup. Nung una ay naging awkward daw sila pero naging magkaibigan naman daw sila sa huli. Pero hindi pa rin tinantala ng mga intriga silang dalawa pagkatapos ng kanilang breakup. Nang maging girlfriend ni Luis si Jessie ay hindi naging mabuti ang pagtanggap sa kanila ng karamihan lalo na sa social media. Madami kasi ang nagsabing siya ang dahilan ng breakup nina Luis at Angel. Madami ang nang-bash sa kay Jessie. Ayon sa kanya, sa pagkakaalam niya ay break na sina Luis at Angel nang ligawan siya ni Luis. Klinaro niya na malinis ang kanyang konsensya. Colleen Garcia. Madami ang nagulat na maghiwalay noon sina Nikki Hill at ang international sensation na si Billy Crawford. 5 taon din silang naging magkasintahan. Sa isang magazine interview, sinabi ni Nikki na nagkaroon daw ng ibang babae ang kanyang ex-boyfriend. Matatandaan na isa sa mga pangalan na lumutang noon ay ang kasama noon ni Billy sa It's Showtime na si Colleen Garcia. Ayon sa interview noon kay Nikki ay hindi niya pinaniniwalaan noon ang mga chismis na niloloko siya ni Billy kahit na meron na din siyang mga hinala. Ngunit sa interview kay Billy kung saan inamin niya na nililigawan na niya si Colleen, sinabi niya na hindi si Colleen ang rason kung bakit siya at si Nikki ay nagkahiwalay. Kasal na si Nikki sa kanyang non-showbiz husband na si BJ Albert at si Billy naman ay kasal na kay Colleen Garcia. Maha Salvador. Taong 2013 at kasagsagan ng teleserye nina Kim at Maha na ina kapatid anak na nagkaroon sila ng alitan. Makaraang aminin ni Maha na nagde-date sila ni Gerald Anderson, ex-boyfriend ni Kim. Sinabi ni Kim noon na masaya siya para sa couple at nireveal pa nga ni Kim na humingi pa nga raw si Maha upang i-date niya si Gerald. Sina Gerald at Maha ay naghiwalay noong 2015 at hindi nila sinabi kung bakit natapos ang kanilang relasyon. Sa isang interview matapos ang kanilang breakup, sinabi ni Maha na okay lang sa kanya na maging magkaibigan sila ni Gerald. 1 taong hindi nagpansinan sina Kim at Maha hanggang sa mapaulat na nagkaayos sila noong April 2014. Nancy Castiglione. Ikinagulat ng mga followers si Dr. Vicky Bello noong 2012 ang pinost niya sa Twitter na pwede na daw i-date ni Nancy Castiglione ang boyfriend niyang si Hayden Ko. Marami ang nagtaka sa tweet ni Dr. Bello at napaisip ko may problema na naman sila ulit ng fiancé niyang si Hayden. Marami rin ang naghinala na may kinalaman si Nancy dito. Sumagot si Hayden tungkol sa isyong ito. Gamit din ang Twitter na meron lang silang hindi pagkakaunawaan at sa mga sumunod pang Twitter post ni Hayden, muli niyang nilinaw na walang infidelity issue sa pagitan nila ni Dr. Bello. Paglilinaw pa ni Hayden, hindi sila nag-aaway ni Dr. Bello dahil kay Nancy. Pero may ilang nagsasabi na nag-ugat ito dahil naging madalas ang interaksyon sa pagitan ni Hayden at Nancy sa Twitter. Marian Rivera. Sa kasagsagan noon ng Marimar Fever sa GMA ay madalas papabalita ang pagtatalo ni Ding Dong Dantes at ng girlfriend niya noon na si Caril dahil sa pagseselos daw ni Caril noon kay Marian Rivera. At kahit napakalakas ng kanilang tambalan, ay nanatiling professional lang ang naging relasyon nina Marian at Ding Dong. Lalo pat pareho silang taken noong panahon na yon. Si Ding Dong kay Caril at si Marian naman kay Eric Vihandre. Matapos sila magsama sa maraming proyekto, lumabas ang mga chismis na may namamagitan na kina Marian at Ding Dong. Mula June 2009, matapos sila magsama sa Ang Babaeng Hinugot sa Aking Tadyang, naging malapit sa isa't isa sina Marian at Ding Dong. Nagkasama din sila sa mga projects abroad at madaming nakapuna na parang merong something na sa kanilang dalawa. At noong February 2010, sa isang exclusive magazine interview, ay inamin ng dalawa na may special relationships sila. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel.
Thanks for watching!